is Charlie Romero, so I'll give her the floor para mag-start ng ating regular climate fora. Sige po, Mista. Marinig ba? Good morning! Maganda o magandang umaga sa inyong lahat at isang maulan na umaga. So magandang umaga. Ang talakayan natin sa umagang ito ay tungkol sa 148th Climate Forum. So in every month, meron tayong Climate Forum. So nandito tayo ngayon sa Climate Outlook for the month of October 20 to March 2022. So, status o El Nino, Southern Oscillation, Climate Outlook at Summary. Sa ENSO status natin in the last 4 weeks, Equatorial Sea Surface Temperature were near to below average. So, sa equatorial natin, ang sea surface temperature ay near to below average across most of the equatorial Pacific Ocean. And we are above average in the Western Pacific Ocean. So, doon sa sea surface natin sa equatorial, near to below, at dito sa Pacific Ocean, nasa above average po tayo. Condition sa tropical Pacific Ocean, sa Niño region sea surface temperature departures percent recent evolution na sa 3.4 to negative 0.4 centigrade. Dito sa sea surface anomalies natin model, dito sa Niño natin nagkaroon po tayo ng mataas o above average sa temperature sa nasaraang mga buwan. So, sa Upper Ocean Heat Aroma, meron na karanas tayo for the month of April, May, June, hanggang July na mataas yung degree Celsius natin sa temperature. Negative surface temperature anomalies persisted hanggang March 2021. From the mid-March hanggang early July 2021, subsurface temperature was above average, ibig sabihin mataas yung ating temperature. Since the mid-2021, nagiging positive temperature anomalies tayo, have weakened. So, nagiging weakened for the month of May up hanggang ngayon. Negative anomalies tend in July and again of September. And so, well, lines of the modules, halos ang modules na ginagawa ng lens o projection section in the set of dynamical, meron tayong dynamical statistical model. Meron din tayong sa model prediction na issued ito last September 2021. Ito ay nagpapakita na nasa below average ang sea surface temperature condition natin o magiging malamig further sa susunod na mga buwan. Sa buwan ng September, ang La Niña conditions ay dito sa ENSO El Niño Southern Oscillation neutral. So, naging neutral po ang ating ENSO. At sa month ng January-March, the odds are more equal. So, equal sila sa January to this is re-emerge of La Niña is predicted. Na-project po ang emerging ng La Niña sa potential persist long enough to constitute the La Niña event. So, kung mag-prolong po ang ating La Niña, alert sa tuloy-tuloy ng mga buwan, dahil dito sa buwan ito ay naging nasa peak season po tayo, pwede po siyang magkaroon o magiging isang La Niña event. Sa average on modules na nakita natin, ang pinakamataas
na average na meron tayo ay October, November, and December na nagkaroon tayo ng La Nina alert. So nag-issue po ang press release ang PAGASA na nasa La Nina alert na po tayo since September 13. So dito sa models natin, insible mean dito sa black dust at predicts na antasyon ng La Nina sa next month, ang La Nina ay patuloy po ito sa winter sa 2021 hanggang 2022. So sa nakita natin dito sa models na pinakita nila, patuloy na magiging malamig ang temperatura natin hanggang sa susunod na buwan o hanggang sa susunod na taon. And so outlook, will it be ENSO neutral o La Nina? Sa nakikita natin, ang La Nina po, La Nina forecast probability ay nagsimula sa August, September, October hanggang February. Condition sa tropical Pacific. So, pamagitan nito, ang model at expert judgment natin na mataas pa rin ang La Nina forecast probability natin sa mga buwan ito hanggang sa susunod na taon. Dito naman sa preliminary model output, nagkaroon tayo ng mataas na La Nina o nasa La Nina alert tayo from September, October, November hanggang January, February, March at February hanggang March. So, sa susunod na taon, posible pong tataas pa rin yung La Nina forecast probability, but ang neutral forecast probability ng neutral umpisa sa buwan ng February, March, April hanggang May, June, July. So sa pamagitan nito, makikita natin na mataas na magkaroon tayo ng neutral forecast ng probability of La Nina. Sa historical ng El Nino at La Nina episode, based ito sa Oceanic Nino Index, computed ito na sa recent Pacific warm, kulay red, pinakikita natin sa graph na ang kulay red ay warm po ang kulay red, tapos ang cold ay kulay blue. So sa period na ito, ang threshold ay nagiging positive negative o 0.5 degrees centigrade hanggang oceanic. Na base ito sa Oceanic Nino Index sa 3 months running mean, ang sea surface ay La Nina 3.4 sa kanina nasabi ko sa region. Ito po ay historical purposes na period na below and above normal, sea surface temperature are colored sa kulay blue at red when the threshold for a minimum of 10. Nakukuha ko ang mga models sa susunod na limang araw na sunod-sunod na ang ulan ay continuous, lalo na sa mga extreme event na meron tayo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Diyan po kinukuha ang mga models sa nationwide ng mga projection team na kukunin nila kung anong mga buwan na pwede pong magkaroon ng El Nino o La Nina season. So sa Oceanic Nino, Nino Index, ito ay one measure na magkaroon ng El Nino Southern. So, another indices na confirm na weather features consistent with a cobalt oceanic atmospheric phenomenon. O may dala ito ng mga iba't ibang weather system na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. The complete table going back to December, January, February sa year ng 1950 ay makikita natin dito na bumabalik yung magkaroon tayo ng La Nina event or pwede pang magkaroon tayo ng susunod na mga El Nino event. Sa ENSO outlook natin, ENSO alert system status natin as of August, nagkaroon na tayo ng La Nina alert. So nasa La Nina alert na po tayo ngayon, at transition ng El Nino Southern Oscillation, nagiging neutral. Meron tayong 70 to 80% chance na ang La Nina forming in the past quarter ay magprolong ito o until the first quarter ng susunod na taon. So ang last strong La Nina 2010 to 2011 ay nagkaroon din
tayo nang dito sa 2011. So ito ay ang buwan ng dito sa buwan natin nakikita na nagkaroon tayo ng mataas na La Nina o strong La Nina effect dito sa October, November and December. La Nina episode naman sa 2021 nag-weaken siya o nagiging moderate siya. Sa last 6 episode na back to back niya, naghina ang La Nina, ngunit magkakaroon po tayo ng weak El Nino sa susunod na mga buwan. Ano-ano yung mga weather system na affected dito sa Philippine Area of Responsibility na pumapasok? Isa doon ang thunderstorm. Pag may mga thunderstorm, ibig sabihin may mga pag-ulan sa iba't ibang lugar na posible pong magkakaroon pa rin ng mga pagbaha, lalo na sa mga vulnerable sa mga baha. Ang Intertropical Convergence Zone, ITCC, sa nakaraang mga araw, nagkaroon tayo ng ITCC na posibleng nagkaroon ng pagbaha sa iba't ibang lugar. Easterlies, na ito pumapasok na may dalang malakas na hangin at mga malakas na mga pag-ulan. Reds of High Pressure Area, ito ay nasa northern part o sa ibabaw ng Pilipinas na ito ay nagharang na magiging magkaroon ng ibang weather extreme dahil dito sa mataas na pressure na pwede niyang tunawin. Sa pressure area, ito napapasok ito sa Philippine Area of Responsibility na posibleng magiging mag-curve o sa ilang mga araw. Tropical cyclone, ito po ang mga cyclone na sa buwan na ito ng October, November, September, October, November ay mga peak season ng mga tropical cyclone. Sa buwan na ito, October, meron na po tayong dalawang bagyo na pumasok. Ang Tropical Storm Maring at ang Tropical Depression Nino. At meron pa po tayong Northeast Monsoon na mag-transition ito sa buwan ito ng October. So lahat ng mga weather extreme na ito ay nagdadala po ng malakas na pag-ulan na posible pong maiiwan na may mga disaster na magkakaroon gaya ng flooding, flash flood, at mga strong winds na mabubuo. O magkaroon tayo ng tail-in of a cold front. Ito po ay papasok sa Pilipinas from the month of November hanggang February na may dala itong malamig na temperatura. Sa paano natin makukuha yung rainfall condition natin sa pamagitan ng formula na ito, pwede natin makuha dito sa bawat munisipyo o sa bawat lugar natin. Sa way below normal, may ulan lang po sila ng 40% o mahina lang po ang mga pag-ulan na ibigay doon sa Northern Luzon o dito sa extreme Northern Luzon. Sa 41 hanggang 80% below normal po ang pag-ulan, nakikita po natin na mayroong part sa Luzon, Visayas at Mindanao, southern section ng Mindanao na meron tayong below normal na pag-ulan, 81 to 120%. Near normal po tayo na naranasan dito sa central Mindanao, eastern section ng Mindanao, ang near normal na pag-ulan at dito rin sa western section ng Mindanao. Sa greater than 120% na pag-ulan, ito ay nasa above normal na mga pag-ulan. Nakakaranas po dito ang northern and eastern section ng Mindanao. So sa pagkuha ng percent ng ating ulan, para makuha natin ng rainfall condition, anong condition na meron sa isang munisipyo, percent of normal, kung ilan yung normal na pag-ulan sa lugar ninyo, forecast rainfall, normal rainfall times 100. Diyan po natin makikita ano ang status o anong percentage na meron ang lugar natin. Kung nasa kulay blue tayo, meron tayong mga pag-ulan na hanggang 120% o above normal na mga pag-ulan na dala ng mga extreme weather system na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Kung 81 hanggang 120% tayo, nasa near ng ating lugar o sa ating munisipyo. Sa monthly rainfall forecast natin, sa nakikita natin sa normal, almost sa whole Philippines, meron tayong above na percent of normal pag-ulan natin as of October 2021. Ang Mindanao po ay mostly nasa near normal na pag-ulan. At meron lamang above normal sa northeast
section ng ating bansa o meron din tayo na kunti dito sa southern section ng Mindanao na nagkaroon tayo ng above normal na pag-ulan. Sa probabilistic forecast natin, almost ng Mindanao, makakaranas sa northern section ng above normal na pag-ulan, pero meron pa rin tayong near normal na pag-ulan sa ibang bahagi ng Mindanao. Sa monthly forecast natin sa November, ang present ng normal percentage natin sa pag-ulan, ang Mindanao ay sa southwest o northwest section at merong bahagi ng eastern section ng Mindanao na makakaranas ng above normal na pag-ulan. At meron din tayo sa northeast na near normal na pag-ulan na maranasan natin sa buwan ng Nobyembre. Sa probabilistic forecast natin sa lugar ng Mindanao, mostly nakakaranas ito ng above normal sa Mindanao sa susunod na sa buwan ng November. Sa buwan natin ng December, ang percent ng normal percentage sa Mindanao ay makakaranas ng near normal na pag-ulan na maranasan halos sa buong Mindanao. May makakaranas lang above normal. So, ulan natin ay nasa near normal po halos buong Mindanao. Sa month of January, ang percent normal natin na ang north at western section ng Mindanao ay nakakaranas lamang ng above normal na pag-ulan. Ngunit ang halos malaking bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng near normal na pag-ulan na ito po ay maranasan dito sa lugar natin o sa Central Mindanao. Sa probabilistic forecast natin, almost na ang western section lamang ang makakaranas ng above normal na pag-ulan at ang ibang bahagi ng Mindanao ay nasa near normal na pag-ulan. Sa month of February, ang percent of normal natin ay nasa ang Mindanao, ang southern section ng Mindanao at meron din part sa northern part ng Mindanao makakaranas ng near normal na pag-ulan. But most sa Mindanao makakaranas ng above normal na pag-ulan. So ang probabilistic forecast niya ay almost na ang Mindanao ay makakaranas ng above normal na pag-ulan. Sa buwan ng March, ang percent of normal sa Mindanao ay buong Mindanao makakaranas ng above normal na pag-ulan. Meron dito tayong near normal sa western section ng Mindanao, ang Basolta o Basilan, makakaranas ng near normal na pag-ulan. Ang probabilistic forecast natin ay makakaranas ang Mindanao, halos ang Mindanao ng above normal na mga pag-ulan. Sa forecast rainfall and percent of normal natin from October 2021 hanggang March 2022, sa Mindanao, sa Mindanao, meron po tayong sa Maguindanao. Sa month of October, sa near normal po ang pag-ulan sa Maguindanao. Dito sa November, December, near normal na pag-ulan. Sa January hanggang March, meron tayong above normal na mga pag-ulan. So, dalawang buwan dito na meron tayong near normal, October at December. Ngunit ang iba pang mga buwan sa October hanggang March ay makakaranas tayo ng above normal na mga pag-ulan. Sa forecast rainfall in millimeters naman natin, ang Mindanao po ay makakaranas po as natin mataas na forecast rainfall dito sa mga buwan ng October, November, hanggang February, January, February, March, makakatanggap lamang po dito halos sa Cotabato ng mababang mga rainfall forecast na hanggang 170.4 millimeters na mga pag-ulan. Pero sa buwan ng October, November, December, makakaranas dito sa atin ng hanggang 259.8 na millimeter
liters na mga pag-ulan. So asahan po natin na sa mga buwan ito ay may mataas po tayong mga rainfall forecast. Ngunit sa tuloy-tuloy na hanggang 2022, makakaranas pa rin tayo ng above normal na mga pag-ulan. So wala tayong dam. Dito naman sa ano natin, sa normal na forecast natin o anomaly na mangyayari dito sa Maguindanao, halos meron pa rin tayong mga forecast ng ulan o dahil nasa La Nina, alert po tayo ngayon. So mostly sa mga buwan ito, makakaranas pa rin tayo ng above normal na pag-ulan despite na meron pa rin tayong near normal na pag-ulan sa mga buwan ng October at saka February at December. Ang monthly mean temperature forecast natin sa October 2021 hanggang March 2022, sa month of October, ang Mindanao po ay makakaranas ng above average. Ibig sabihin 1.01 hanggang 2.0 degrees centigrade na mga pag-ulan na forecast ng temperature na mag-increase. So ibig sabihin, mayroon pa rin tayong mainit na temperatura sa Mindanao, makakaranas tayo. Ngunit mayroong mga ibang bahagi ng Mindanao na makakaranas pa rin ng slightly above average na 0.51 hanggang 1.0 degrees centigrade na mga temperature na maranasan natin sa bahagi ng Mindanao sa buwan ng October. Sa buwan ng November, ang Mindanao ay makakaranas pa rin ng above average na temperature. Ngunit meron ditong mga part ng Mindanao na makakaranas pa rin ng slightly above normal na temperature. Sa month of December, makakaranas po tayo ng mainit na temperatura o above average na temperature, lalo na dito sa northern part ng Mindanao at sa southern part ng Mindanao. Sa January, ang Mindanao po ay makakaranas pa rin ng above average temperature, ngunit sa southern part ng Mindanao, makakaranas ng slightly below average o ibig sabihin, mababang temperatura with a minimum temperature sa southern section ng Mindanao. At makakaranas pa rin ng slightly above average na temperature sa ibang bahagi ng Mindanao. Sa month of February, makakaranas sa Central Mindanao, makakaranas ng way above temperature na mararanasan sa lugar ng Mindanao. Sa month of March, halos dito nakakaranas ng above average o hanggang way above average na temperature o ibig sabihin, pwede na tayo magkakaroon ng mainit na temperatura sa mga buwan ito, ngunit makakaranas pa rin tayo sa malamig na temperatura na dala ng iba't ibang weather system kagaya ng tail end of a cold front. Forecast since ng extreme temperature natin sa lowland Maguindanao from the month of October hanggang March 2022, nakakaranas po ang mataas na temperatura dito sa buwan ng March. Meron na tayo sa nasabi kong forecast kanya sa temperature, natataas po ang temperature natin sa buwan ng March. Meron tayong 38.3 degrees centigrade na temperature, natataas ang mga lowlands ng Mindanao. Pero sa mountainous Mindanao, naranasan lang mataas na temperatura sa buwan ng February, meron tayong 34.7 degrees centigrade na temperature. Sa minimum temperature naman natin sa kalamig na temperatura sa buwan ng January, meron tayong 23.0 degrees centigrade na temperature sa buwan ng Mindanao. Ang mountainous Mindanao makakaranas ng malamig na temperatura sa buwan ng February, 15.4, dahil po ang tail end of a cold front ay maranasan natin ang malamig na temperatura sa mga buwan ng February. So, ilan pa ang mga tropical cyclone na expected natin sa buwan ng October hanggang March? Sa October, meron tayong dalawa hanggang tatlo. So ngayon, meron na tayong dalawa na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. November, meron tayong dalawa o tatlo. Sa December, isa o dalawa. January,
0 or 1, February 0 or 1, sa March 0 or 1. So sa mga buwan na yan, sa January hanggang February, posibleng may mga bagyo na isa o wala, o magkaroon po ng susunod na mga buwan. So ang tropical cyclone climatology natin, meron tayong first quarter, second quarter, third quarter, hanggang fourth quarter. Sa first quarter hanggang March, ang bagyo natin ay papasok, lalong-lalo na dito sa eastern section ng Mindanao, napapakyat hanggang Visayas at Luzon. So pwede po siyang maglandfall o mag-cross sa PAR, Philippine Area of Responsibility, o pwede po siyang mag-curve hanggang taas na doon po siya magnalasa. Sa second quarter, April, May, and June, ang view natin ay mostly dyan ay magka-curve o dadaan lamang sa Philippine Area of Responsibility, pero ang iba pwede po siyang mag-landfall simula sa Northern Mindanao, Southern Visayas hanggang Luzon o Eastern Section, Northern Section ng Luzon. Sa third quarter, ang bagyo po natin ay mostly nasa Eastern Section, Northern Section ng Luzon. Ito po ay mag-landfall o dadaan po sa Northern Section o pwedeng tataas po ito mag-curve o pwede po siyang mag-curve o simula dito sa Eastern Sector, pwede po siyang dadaan ng Luzon, Visayas, and Mindanao ang bagyo. Mag-uumpisa po dito sa Eastern Section ng Mindanao na mostly na sa Surigao, lagi na kadaan, papuntang Visayas hanggang Luzon. So dito sa Tropical Cyclone Warning Signal Warning 1 ay nasa kulay blue, na ang hangin po niya po ay na ang tawag dito sa bagyo ay tropical depression. So may bababang hangin siya 60 below. Tropical warning signal number 2, kulay yellow. Ito po ay tropical storm na meron po siyang hangin na hanggang 120 km per hour. Pangatlo, signal number 3, tropical typhoon. Meron po siyang hangin na hanggang 120 km per hour na sa susunod na 18 hours. Sa signal number 4, meron po siyang hangin na 120 hanggang 120 km per hour sa susunod na 12 hours. Asahan po natin ito, ang signal number 4, ito ay may typhoon. Sa signal number 5, kulay violet o blue, ito po ay ang super typhoon na mayroon siyang 220 km and above na mga hangin sa susunod na 12 oras. Sa mga track natin sa cyclone, meron po tayo na tropical depression, kulay blue, kulay yellow, typhoon, kulay red, meron po tayong severe tropical storm, violet, meron po super typhoon. So sa track natin dito, nagkaroon ng mataas na peak o peak season sa buwan ng October, November hanggang December. Siya natin sa punta tayo dito sa week 2, September 29 to October 5, na low likelihood of a low pressure vortex formation, malapit ito or visibility. So no active tropical threat during the forecast period, however may mga changes ito sa forecast, closely monitor ito. Sa kulay pula, ibig sabihin na high o becoming tropical cyclone. Dito naman sa kulay yellow, magiging isang tropical cyclone. So sa pamagitan ng track na yan, ma-identify natin kung bagyo po ang isang low pressure area o magiging isang matutunaw o malulusaw po siya po. Response. Summary natin, alert, ENSO alert system status, nasa La Nina alert po tayo level ngayon. So, mayroon 7 chance o chance na magiging La Nina forming sa last quarter ng 2021 o December na mag-persist into hanggang sa first quarter ng 2022. Sa forecast rainfall natin, October to December, may general near normal tayo o napag-ulan condition sa most parts sa ating bansa
ang probability na above normal ay high o mataas po sa October to December. Sa January to March, generally near normal po tayo to above normal rainfall condition sa most part ng southern section ng Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayroon siyang higher probability ng above normal pag-ulang province ng CAR, Region 1, Region 3, na ito po ay magiging below normal na rainfall condition. Sa forecast temperature range from mean average to above average over most areas sa ating bansa, except sa ibang bahagi ng Northern Luzon, Visayas, ang expected during the forecast period. So sa susunod na mga buwan sa hanggang sa susunod na taon, makaranas po tayo ng areas na near average to above average na temperature. Lima na balong kasi ang expected na papasok sa PPE average plan from October to so kita tayo ang mga iba't ibang information sa set ng pagkinin nyo ang bagong dat pa sa dat.ph Facebook sa pwede sa iyong email. Ito may mga questions? Hindi po pwede, o pwede nyo i-respond dito ang tanong mo. Ayo sa ating bawain sa mga masipin ang nagagawin. Lalo na sa puro ngayon, siya nilipakas. Dapat ako umuulan ang kotapot. Kaya natin ang ating mga kanayunan at sa pinin.